Gusto ko talaga kasi na mapakita sa mga homeless na hindi sila napag-iwanan, na meron pang pwedeng tumulong sa kanila. So sa pamamagitan ng gupit, maibigay ko ng libre yung kung ano man yung sources na meron ako na pwedeng ma-inspire. Gusto kong ibahin yung lifestyle ko talaga. Kaya gumawa ako ng pambihirang mission. Nag-pray ako kay God. Sabi ko, anong pwede kong gawin na lang i-document? Ano pwede kong i-video na pwede akong makatulong sa tao? And then, maka-inspire din sa mga kapwa ko ay artist. Kaya na natin ha, para pumesto ka. Ha? Ginawa ko siya ng December 25, so gift ko kay God na yung serve ko. Target ko talaga is mga homeless, mga nakitindo ng mga sampagita, sa mga bata nasa lansangan, sa mga scavenger. Kung yung tipong wala talaga ng kakayahan, yung tipong ang importante na lang sa kanila yung pagkain. Hindi na nila naisip mong pagkain dahil wala silang kakayahan magbayad. So yung po para sa kanila yung gagawin ko. Gusto ko talaga kasi na mapakita sa mga homeless na hindi sila napag-iwanan, na meron pang pwedeng tumulong sa kanila. So sa pamamagitan ng gupit, maibigay ko ng libre yung kung ano man yung sources na meron ako na pwedeng na-inspire. Ang ginagawa ko po, kasi wala naman po akong sasakyan, so nagko-commute po ako. Kung saan lang po ako may makitang homeless talaga, binababa ako. Siyempre po, alam naman po natin yung mga homeless, di ba, hindi na sila makausap ng matino yung iba sa kanila. Simpleng tanong lang, sinasabi ko na gusto mo bang kumain? Pag umuho, pero gupitan muna kita bago tayo kumain. Sa akin naman po, pag nag-yes, go. Pag nag-no, pag hindi sumagot, alis na po ako. Bibigyan ko na lang ng pagkain. Actually po, dog-lover din po kasi ako. Bumibili po ako ng pagkain ng mga aso at kapusta. Pag may nadaanan ako mga stray dogs and cats, hindi ako ng pagkain. Yeah. Okay, ah. Gusto ko nga po talaga mangyari is sana mag-successful ako sa YouTube at makaipon ako ng pambiling bus. I-customize ko siya, nagagawin ko siya na parang barbershop dun sa loob ng ano, parang salon na ayusan talaga na makeover lang yung mga homeless. Sana marami ako ma-inspire at makilala yung channel ko at ma-monetize para dun ko kukunin yung fund na kung ano man yung plano ko para sa kanila, sa mga homeless. Pag sinuwerte, yun po talaga yung pinaka-plano ko na magkaroon ng mobile na yun talaga, ang mga managbubupit. Na-upload ko nga po sa YouTube ko, ang gusto ko po mangyayari na i-duplicate ko yung sarili ko. Kung gusto ko paramihin yung sarili ko, gusto ko marami ng inspire na kapwa ko ng artist. Na siyempre hindi naman lahat ng lugar kaya kong gupitan. Mas marami, mas maganda, mas ang gusto ko mangyari kasi ibahin natin yung paligid. Yung makita natin yung homeless na maayos yung tsura, maayos yung buhok, malinis tignan. Actually, binibiro ko sila yung mga nakakausap ko na matino. Binibiro ko sila na may bayad to. Gusto kong umiti sila. So, yun lang sinasabi ko. Joke lang, libre lang to. Sinasabi ko na okay lang sa'yo, iklaya na natin para ma-presscon ka. So, yun, nakita naman nila. Nagkakasundo naman kami sa gupit. Happy naman sila kasi yun nga, ang importante sa lahat, yung feeling na naalagaan sila. Yung feeling na importante rin sila. Yung feeling na meron pa rin umaakabay sa kanila. So, yung feeling na hindi porkit madungis sila. Hindi porkit ganun yung tsura nila, panindidirian na natin sila. Spread natin yung love, yung humanity, yung kindness para din sa kanila kasi sila talaga yung mga taong napag-iwanan na sa ating bansa. Kung gagawa man kayo na humanity sa mga katulad nila, hindi naman ito sa aspeto ng paggugupit lang. Kung yun nga, kung natitinda ka ng mga vitamins, natitinda ka ng pagkain, natitinda ka ng mga kumot, damit, natitinda ka ng unan, kung ano yung mga pwedeng makatulong sa kanila, pwede natin i-share sa kanila ng libre. Okay. Naging masaya ako habang ginugupitan sila kasi hindi yung isang malaking pera na ibigay ko, kundi yung look na yun talaga sila, yung makeover na binibigay ko sa kanila na at least makilala pa nila ang sarili nila and mabigyan din sila ng pag-asa.